ang mga babae at mga menor de edad? At wala ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa, tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdeweza at ni Yulia. Tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi yun? Ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdeweza at ni Yulia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Mm-hmm. Wala pong katotohanan yun. Okay.